tsunami sa araw na ito. Ang magandang takbo ng aming samahan ng Itin Kostal ng Barangay ng Bayan ng Lubis. At sana po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga pagkain nandito ngayon. Pasbasan mo po, Panginoon, at sa aming pong mga nagsisipag biyak. At lalo-lalo na po ang ating pong mayor, Rasilbana, ay patnubayan po siya upang lahat po ng nasasakupan niya ay kanya po magbabayan. At ang aming din po na mga pangulo sa ngayon na nandito, sana po ay basbasan din po ninyo sila. Ang lahat po ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tinatawagan ko po ang ginagalang na punong barangay ng Barangay Sugod, si Kapitan Michael Flavier. Maraming salamat po, Mama Chama, sa lahat po ng mga dumalo na naririto ngayon sa ating pagdiriwang ng 16 na pagdiriwang po ng araw ng manging isda na nandito po tayo ngayon sa amin sa Barangay Sugod, sa Baybay Dagat, sa ating po lahat ng mga bisita na sumasaksi, sa ating pong minamahal na mayor na nandito po ngayon at sumasaksi po sa pagdiriwang na ito. At siyempre po sa lahat ng bumubuo ng embassy, sa mga pangulo, sa mga miyembro na nandito lahat, at sa mga ating mga kasama po sa paglilingkod ng ating mga punong barangay na kasama. Isang magandang hapon po at welcome po tayo lahat dito sa Barangay Sugod para po sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po at tinatanggap po namin ang lahat ng mga miyembro, lahat po ng mga nandito ngayon dito po sa Baybay Dagat ng Barangay Sugod. Maraming salamat po at mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat ka. At ang kasunod po ay ako ang po opening. Pero nais ko lang po magbigay. Nais ko lang po magbigay ng kaunting background dito sa ginagawa natin dito. Nakalagay po dito ay 16 na taon na pagdiriwang. Natatandaan niyo pa po ba yung unang taon? Kung sinong nakatanda ng unang taon? Kung saan ginawa? Una years po, medyo nag-i-improve, nalaki-improve nyo, ano po. Pero na natinig po tayo, nagsusulisit tayo, ano po. Pero isa lang po yung layunin natin kung bakit po tayo nagsumikap, magkaroon at magdiwang ng araw ng manging isda. Ito po'y para bigyan po na hindi naman po parangan kung hindi pagpapahalaga ang mga mamamayang manging isda. At iba pa po na nakatira po dito sa coastal barangays para po sa kanilang pagkilos sa pangangalaga at pakikiisa sa pamahalaan para mapanatili pong productive ang ating pangisdaan. Alam niyo po, meron ang huling assessment ng BIPAR. Ang tanggapan ni Nasef, tinulungan po nila tayong mag-assess ng ating dagat sa pamamagitan ng pag-dive doon sa ilalim ulit para tingnan po ang mga bahura at ang mga lusayan at yung pong mga baguhan. At sa madaling nasabi, ay meron pong iniulat ng kaunti, kaunti lamang po. Pero meron din po naman nadagdag na marami daw pong nilulumot yung ating reef, ano po, yung ating bahura. Ang sabi ni Sen, hindi siya masyadong magandang indication. Sapagkat yung daw pong lumot, siya po ay pwedeng pumatay doon sa mga buhay na corales. Ang maganda po noon, ang dahilan ng ibang pagkamatay, namamatay na corales, ay hindi po dahil sa puto, katulad po nung una, nagawad. Nagkaroon na po yung maputi po dito noon nung i-assess, sapagkat po talaga namatay na, yun po ay dahil sa puto. Pero ngayon po, ang sabi po ni nung pong diver, ang panganib o wanta dun sa ating corales ay ang pagtubo ng iba-ibang mga kumakapit tulad ng lumot. Amin po inaanalisa kung anong maging dahilan, no? Naging dahilan at kung paano po natin siya
masusog po. Yun po ang ating bubunuin sa susunod na kabanata. Ano po? Pero ganun pa man po, ang presence ko po ngayon ay isang indication din na ang inyong patuloy pong pakikiisa sa ating laban sa pagpapanatili ng pangisdaan. Napapasalamat po ako sa Sanguniang Bayan, sa ating punong bayan, kasi po last year ay finally po na-approve po ang isang ordinance declaring po yung June 19 bilang official activity ng pagdiriwang ang araw ng mangisda. Kaya palakpakan po tayo. Ano po? Ano po ibig sabihin nun? Mismo po ang pamahalang bayan, siya po yung mamumuna para po malagyan natin ng magandang activity ang araw na ito. Kaya sa susunod na June 19, tayo po ay mag-celebrate ulit. Lucky enough po, nabigyan din po tayo ng kaunting halaga para po pasimulan ang unang official araw ng mangisda ngayon. Kaya po tayo ay hindi na masyadong nagsunisip at nakakahiya na sa Sanguniang Bayan. Nakakahiya na rin sa Mayo, nakakahiya na rin sa Sanguniang Barangay pag nagsusunisip. Pero, pwede din naman tumanggap ng donasyon. Ano po? Tama ba? Punchline ko? Ano po? Hindi po tayo nagsisisi sa kanila, pero tayo ay pwedeng tumanggap ng donasyon. Yun po ang maliwanag. Ano po? Kaya yung ating mga papremyo ngayon ay yun po ay nanggaling na sa approved budget para sa celebration ng araw ng mangisda. At sana po ay ang uwi nananawagan sa mga punong barangay yung patuloy po ninyong kampanya sa pakikiisa ng inyong mga members ng inyong barangay. Ano po, makakalunod naman yung kapitan na ang kasama ay isa, dalawa, ay isa pag ang mangisda doon sa barangay. Ano po, alam niyo ang lakas ng inyong punong barangay ay nandun po sa mga tao. No, kaya dalawang bagay, suporta po ng komunidad, ng mamamayan sa barangay, at saka po, suporta din naman at kakayahan ng barangay na higayarin ang kanyang mga mangisda at mamamayan sa laban ng pangangalaga ng pangisdaan. Kaya muli po maraming salamat sa inyong presensya sa ating pong lahat na nandirito at ating pong tatanawin ang susunod na araw ng mangisda, 17. Ano po? At sana mas marami po tayo ngayon. Kami po ay nag-design. Ang susunod po ay doon naman sa Distrito Magnolia naman. Ano po? Kawawa naman si Kapitan. Lagi na lang dito. Hindi naman tayo pwede doon sa Kalantipayan. Walang ganun eh. Ay di doon sa kapila. Maraming bye-bye beach. Ano maraming beach? Kaya muli po magandang hapon at maraming salamat. So mag-introduce ng susunod na magbibigay ng mensahe. Mula po sa ating Sanguniang Bayan, ang tagapangasiwan ng lupon, ng pangisdaan, agrikultura at kalikasan, environment. Ating tinginagala na Kagawad Pastor Aralano. Talapakan po natin si Kagawad Pastor. Hello! Hello, kagawad na lang ba yun? Magandang tanghali na po sa ating lahat. Magandang tanghali naman po sa atin, okay? At sa atin po mga panahon na kapiling natin sa araw na ito, una po ay siyempre ang atin pong masipag na ina ng ating bayan, palakpakan natin, Mayor Rachel Lubana. Sa 10 na tayo po mga kasama, ano? At ganoon din po sa bahagi po ng Sanguniang Bayan, sa pamuna ng ating ina ng ating bayan, kay Vice Mayor Ma'am Madeline Lee. Kaya man po din ating kapiling ay nandun naman po ang ating mga miyembro ng Sanguniang Bayan. Kasama natin si Consihal Erwin Ulanda. Palakpakan po natin si Consihal. At syempre po sa ating pong host, no, barangay, sa pamuna ng ating matagal na lang kasama, kaibigan, palakpakan natin Kapitan Clavier at ng kanyang sanggunian. Ganun din po sa lahat ng mga punong barangay na naririto, na alam ko po mga sila ay nasa, alam ko ay nasa
ibang beach sila. At may activity ngayon ng mga kapitan. Ano? Na ito po yung mga kapitan ng Magnolia. Ayan. Hindi ko na po may isa-isa ang ating mga punong barangay na kapiling natin ngayon. At syempre, sa atin po mga panauhin sa araw na ito, sa atin po pagdiriwang na ika-16 na araw na taong pagdiriwang ng araw ng mga mahingista ay sa atin po mula sa tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Mr. Gonzales. Mendoza. Mendoza. Okay. At sa kanyang kasama. At syempre sa ating hepe ng agrikultura sa ating bayan kay Mau Mama Beka Chama. At syempre sa lahat po ng ating naririto, lahat po ng tagkapan, lahat ng mga mahingista, lahat ng mga miyembro sa ilalim ng MFARC sa pangunguna ni Pangulong Gabales. Ayan, si Pangulong Gabales. At alam po ninyo, maganda hapon po sa inyo lahat muli. At alam po ninyo ay matagal pong panahon na ako po ay na-involved dito sa fisheries, agriculture and fisheries. Sapagkat 6 na taon po akong naging committee chairman ng agriculture and fisheries. At kung inyo po natatandaan, mahaba-haba yung ating pinagsamahan. Nagsimula tayo sa pagbuo ng fisheries code sa pangunguna ng ating po MAU at sa pangunguna na inyo abang lingkod sa sangguniang bayan. At ito po ay na-approve sa ilalim po ng pagsasama-sama ng idea mula po sa Bureau of Fisheries, yung national law ng fisheries at sa local at naging isang local fisheries code ito. No? Ganun din po sa pag-organisa ng ating po mga bantay dagat, no? Na nung una po ay talaga po napakahirap ng sitwasyon natin dito kapagkat marami po tinatawag nating pasaway, ano, dito sa karagatan, no? Yun po bang nagpapaboom, sa awa ng Diyos, marami na rin nag-quish ng buhay sa pamamagitan ng kanilang ginagawang iyon. Ayan ang mabuo po itong batas na ito at ito pong na-organisa itong ating mga bantay dagat, samahan ng mga mangingisda. Unti-unti po nabago ang sitwasyon kapagkat ako pinaniwala na ito po sa pamuna ng ating punong bayan sa pagpapatupad itong batas na ito at sa pagkilos ng mga miyembro ng bantay dagat ng tagapan ng agrikultura at sa pamuna na inyo abang lingkod bilang epe ng agrikultura at fisheries. Ay unti-unti po itong nanumbalik, no? Unti-unting nawala yung mga pasaway at naayon sa tamang batas ang ginagawa ng pangisda ng ating mga mangingisda dito, no? So sana po ay huwag na natin balikan yung mga ganong gawain. Kapagkat hindi lang tayo nasasalanta, maraming mamamayan po ang naapektuhan. Sapagkat yung mga isda natin na dapat maamo na nahuhuli ng ating mga isda ay nailap, nawawala, nabubulabog, no? At nasisira ang ating mga bahura. Nung ating ipinapasa itong batas na ito, ay nung din po, nung taong yun ay nang ating na-establish din yung official tuwari na pinatawag. At ayon po sa report din noong nakaraan, no? Ito po ay nasisid na rin po ng ating mga tauhan ng before. At nakakalungkot po ang ating bayan noong panahon yun sapagkat ayon po sa report ay kunting porsyento na lamang po yung natitirang bahura dito sa ating karagatan. Kaya po ito ay atin po pinagtulong-tulungan ng lokal na pamahalaan upang kahit paano yung maisalba, no? Kaya doon sa loob ngayon na pinagtayo ng official sanctuary, yun lamang po yung na-identify na medyo ang bahura ay maayos pa. Kaya po ay, ewan ko po sa ngayon kung ito po ay patuloy pa na aktibo at ako po'y naniniwala bilang mga isang mababatas sa lokal ay ako po yung mga batas na yun matagal na siguro yung panahon na para atin muling balikan, ripasuhin at hindi muling ngayon pagtulong-tulungan muli sa tulong ng Bureau of Fisheries natin at ng ating mga opisyalis at ng ating mga samahan ng mahingisda. Sapagkat sa inyo po magmumula ang mga solusyon para po at isang batas muli natin. No? At yung fisheries code natin, atin muling ripasuhin, atin muli pong balalasin at kung may dapat magawin, atin pong amyendahan itong bagay nito. At huwag po kayong mag-alala sapagkat ng mga panahon yun,
ay matagal din pong nawalay sa akin itong mga komitibang ito sa Sangguniang Bayan. Kapag itong nakaraan, alam naman natin na nanaig yung mayoriya sa kabilang panig, kami po sa administrasyon ay naging minoriya. Kaya po ako hindi binigyan ng mga komitibang magaganda yung mga problema ng komite at nasa akin. Pero ngayon po, muli, nabaliktad ang pangyayari sa pamuno ating punong bayan na magpahusay na mayor ng ating bayan, nakuha namin ang mayoriya ngayon pong panahon ito. Kaya po ang ating punong bayan ay wala nang problema sa pagpapasa namin sa Sangguniang o ano man po ang gusto na nais ipasa namin. No? Medyo lamang po may ilang naantala sa pagsasagawa at pagbalangkas ng tinatawag namin mga ordinansa. Sapagkat ngayon po yung panahon sa panahon ng mayor Rachel. Sabi ko nga po, Mayor Rachel, itong panahon ito, dito tayo muli nating babalakasin yung fisheries code, yun po nga market code, yun po ating tax code, lahat po ito mahihirap. Lahat ito ay ika nga ay puro wood. Ano? Kaya po, sa mayoriya po, sa ilalim ng administrasyon ng Mayor Rachel, ay medyo maayos po naman na ngayon ang takbo natin sa Sangguniang Bayan. Kaya po yan, mambega, atin yung isagawa ng agad sapagkat wala po problema yung pagdating sa Sangguniang Bayan sa panahon ito. Okay? So muli po, bilang lingkod bayan, muli po ninyo akong pinanumbalik at binigyan ng hirang muling kapangyarihan. Maasa po ako na kayo aking mga daging kasama sa fisheries, sa agrikultura, lahat po ng mamamayan ay po ay aking kaibigan lahat. Magandang hapon po at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po kay Kagawad Castor. Ngayon naman po ay nais ulitin natin makarinig ng mensahe mula sa ating ever supportive at masipag din na Sangguniang Bayan member. Walang iba po kundi ang ating ginagalang na Kagawad Toytoy Erwin Alanda. Maraming salamat po sa ating Mau kay Ma'am Becca, sa kanyang mga kasamahan. At una po ay papati po sa ating minamahal at napakasipag na punong bayan. Palapakan po natin kagalang-galang Mayor Rachel Pana. Sa ating pong mga punong barangay na nandito po, hindi ko na po isa-isahin. Sa ating pong Pangulo, kaya ang Doming Nabales sa Pangulo po. Sa ating pong Coast Barangay ng 18 na Coastal dito po sa ating Bayan ng Lopez sa Barangay Sugod kay Kapitan Flavier. Palakpakan po natin si Kapitan at sa kanya pong sanggunian. At sa ating pong pamunahin at nandito po ang ating pong bisita mula po sa BIPAR, si Attorney Mendoza. Palakpakan po natin sa kanya pong mga kasama. At sa ating pong minamahal at kasama dito po sa ating pong Sangguniang Bayan, wala pong iba, katatapos lamang po ang epe po ng distrito ng Ilang-Ilang, ang nagpasisit ng karagatan ng ating Bayan ng Lopez, ang ating pong chairman ng Committee ng Agriculture and Fisheries. Palapakan po natin, kagalang-galang Gawad Castellano. Sa ating pong minamahal na sa ating pong ikapat na diputado ng ating lalawigan ng Quezon, Congresswoman Dr. Helen Tan, sa ating sa katawang po ng ating pong minamahal na dating punong barangay, palapakan po natin, ex-Kapitan Rembert Masaganda. Alam niyo po ay napakaraming na ibigay pong tulong mula po sa tanggapan ng ating minamahal na Kongresista Dr. Angelina Tan. Sa ating pong mamamayan na nandito po, bagamat nasa tabi-tabi, ay pagtsagaan po natin ang init at mamaya po ay talagang babagsak ang mga malakas na ulan na dilim niyo naman ano po. Sa inyo pong lahat, napakaganda po sa pagbati po ng 16 na pagdiriwang ng mga isda. Siguro ay wala pa po akong absente dito ma'am. Dito po sa ating pong araw ng mga isda sa ating Bayan ng Lopez. Bagamat hindi ko man po kumitiba ang ating pong pansakahan at mga isdaan, ay suportado naman po ang inyong lingkod bilang chairman po ng Budget and Appropriation ngayon po, sapagkat nabanggit ng ating kasama nung nakaraan po ay kami dadalawa sa Sangguniang Bayan kaya Bukal Sani na kami po ay walang committee sapagkat nasa minorya po kami, dadalawa po kami kapanaling ng ating minamahal na dating mayor Bukal Sani Bitinibana at ngayon po'y Bukal
At napakaganda po ng ganito pong ugnayan. Ibig sabihin, ang mahalaga po, bagamat tayo naghahanap buhay, araw-araw tayo naghahanap buhay para sa ating pamilya, ay ganyan naman po ay na bilang isang samahan na tayo po ay nagkakaisa upang magtulungan natin kung ano po ang problema ng ating karagatang problema po para sa ating pong mga dito po sa ating karagatan na alam po natin, hindi man nauubos pa at ako may nakikinig pa po na talagang medyo may mga illegal pa rin na gumagawa dito po sa ating pangasdaan. Ang mahalaga po, dapat ay magkaisa po tayo. Yung po ang pinakamahalaga. Yung atin po, nasa tabing karagatan at naghahanap po ay magkaisa po tayo para po masawa tayo yung mga illegal na gumagawa at yung nagpapasabog. At ang nakikinig ko pa po ay yung mga dayuhan pa ang napunta dito sa ating bayan ng Lopez. Sana magkaisa po ang samahan ng pangasdaan dito sa ating bayan ng Lopez. Masahan niyo po ang pagtugon at pag-asa na makakamtan po natin ang pagdevelop ng makabago pong panahon sa ngayon para sa ating pangasdaan dito sa ating bayan ng Lopez. Sa tulong, wala pong ibang tutulong kundi tayong lahat. Tayo na mismo naghahanap buhay sa pangasdaan ito. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Kagawad Roitoy. Ngayon po ay tayo makakarinig ng inspirational message. Pamukaw, sigla, patay, ganahan. Ano po? Siyempre po, saan po ba manggagaling yun? Di sa sariling atin din po. Isa po sa sariling atin. Ang atin po minamahal na po ng bayan para sa isang pamukaw, siglang pananalita, ni Mayor Rachel Urbana. Palapakan po natin si Mayor. Thank you, Ma'am Becca. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po kayo ay hindi inaantok pag busog na eh. Busog na po ba kayo? Pagka busog na, inaantok. Ano po? Kasi itong oras ay oras de peligro. Ngayon pa man, nagpapasalamat po sa lahat ng mga mangingisda at lahat ng mga barangay natin, kababayan na nakiisa po sa ating pagdiriwang ng ating magiging taunan na talaga, officially na taunang pagdiriwang ng araw ng mga mangingisda. Pagpasensyahan po ninyo kung marami akong nakaingisda, ha? Kasi talaga ginilaan ko yung aking agahan at tanghalian para dito sa inyo. Kaya sana hindi nila ako tinignan ng nagnagano ako. Sumubo ako, medyo malaki lang ito. Kapitana nakatingin sa akin eh. Anyway, sa hapang pong ito, ako po ay nagpapasalamat din sa presensya ng ating mga kasama, lalo na po sa ating mga kasama sa pamahalaang lokal. Sa pangunguna ng ating mga katuwang sa pagpapaulad ng ating bayan. At natutuwa ko na nandito sila, inabot ko ang ating mga kagawad ng bayan dahil itong mga nililigali ko palagi kapag meron po akong gustong ipapasa ng mga ordinansa ay nililigali ko po sila. Minsan, mahirap hanapin pero lagi naman silang na umaaksyon dun sa pangailangan ng ating pamayanan. Kaya palapakan natin, Consel Castor Alano at Consel Toytoy Olanda. Sa ating pong mga minamahal na mga punong barangay na kasama natin, ito yung mga barangay na may mga coastal areas, no? Coastal barangays. At lagi kong nakakasama, mula kahapon kasama ko na ito, si Kapitan Abino ng Barangay Roma, Kapitan na ay si Kapitan ng Malay, Kapitan Rada, at sa Kapitan ng Pansol na nasa lubong ko na, lasing na. Hey, Kapitan ng Santa Jacobe, nandito ba si Kapitan? Nasaan po? Naglalasing din. Nag-iinom o nasa pamaka, nakikipagkwentuhan sa ating pong punong barangay ng ating venue barangay natin na napakasipag din po nito, napakamapagmahal at matulungin. Agree po ba kayo? Kapitan Michael Clavier, maraming salamat po sa iyong pagtanggap dito sa inyong, sa amin, dito sa inyong barangay. Sa ating pong mga panauhin mula sa B4, kay Sir Larry Jack Mendoza, at kay Ma'am Teresa Del Carmen, na lagi namin kakasama. Sa ating pong Pangulo ng MPRC sa Bayan ng Lopez, napakasipag, napakahusay, matalino, no? At higit sa lahat ay ginagampanan ang kanyang trabaho palagi, no? Kaya si Mau ay tuwang-tuwa kay Tata Doming Navales. Thank you very much po sa iyong pangasiwa sa ating mga farmers at
Fisher po sa subayan ng Lopez, mahusay na pangasiwa. Siyempre po, mula sa tanggapan ng ating minamahal na Congresswoman, alam po ba ninyo na merong ipinasa na batas ang ating mahal na Congresswoman para po magkaroon ng hatchery ang bayan ng Lopez? Oh, kung hindi pa ninyo alam, sinasabi ko lang po sa inyo ngayon. Kaya pasalamatan po natin ang ating Congresswoman Dr. Helen Tan sa katauhan ni Kapitan na si Kapitan Imbit, masaganda. Imbit, masaganda. At sa lahat ng ating mga kasama sa DA, sa paunan ng aking maaasahan at masipag at talagang mapagtalingan na Agriculture Officer ng Bayan ng Lopez, Ma'am Becca Chama. Yan, si Ma'am Becca, kasama ang kanyang mga staff, lahat na. Sa lahat ng iba pang mga panauhin na baka hindi ko nabanggit, sa mga kagawad ng barangay, kung meron man at marami akong nakita, muli magandang hapon. At sa ating mga Fisher folks, ang araw na ito ay inilaan po namin talaga para sa inyo. Katulad na sinabi kanina ni Ma'am Becca, ito ay pagbibigay halaga sa inyo bilang pasasalamat namin sa serbisyo na ibinigay ninyo sa ating pamayanan. Sa pagsisikap ninyo na ang mga mamamayan ng Bayan ng Lopez ay araw-araw may makakain isda mula sa inyong pagtatrabaho, no? At natutuwa po ako na hindi lang supply of fish ang ginagawa ninyo, pero dapat pag-aalaga din ng ating karagatan. Kahit meron tayong mga bantay-dagat, nandito ba ang ating mga bantay-dagat, Ma'am? Kahit na meron tayong bantay-dagat, sa tingin ko po, tungkulin at obligasyon ng bawat isang mamamayan na bantayan po ang ating karagatan. Dahil yan po ay likas na yaman para sa ating lahat. No, ang dapat ang produkto ng ating mga karagatan, ng ating mga katubigan ay maibibigay at mapakinabangan ng ating mga mamamayan. Kaya yan po ay sa pamamagitan ng pangasiwa, pagbabantay at pagpapahalaga, pag-aalaga ng bawat isang mamamayan, hindi lang ng mga mangingisda sa bayan ng Lopez. Kahapon, kasama ko si Ma'am Becca at ang ilan natin makasama mula sa M-Farm-C, si Pangulo, si Kapitan. Pumunta po kami sa Los Baños, Laguna. Kanina nabanggit kung bakit na-extend in this na kahapon. Kahapon po kasi ang anniversary ng DA. 119th anniversary ng Department of Agriculture kung saan nilunsad yung programang BASIL. No? Hindi yata alam ng mga taga-dorte ko na ibig sabihin ng BASIL dito sa Lopez. Dito sa Lopez, ano? Yung Makati, ano? Makati, alam niyo yun, sir? Ay, hindi nila alam. Na pag nabasil, ay alam natin. Ano po? Ay, kasi nung sinabi ni Secretary Piñol, ano ibig sabihin ng basil, hindi niya nabanggit na yun ay pang-Makati, no? O sabihin ko sana sa amin, ibig sabihin Makati. Pero ang ibig sabihin ng basil ay balik, sigla, sa ilog at lawa. Kaya yung mga programa po ng pamahalaan na napakaganda, sabi nga ni Pangulo, mabanggit ko lang, na sa pagkakataong ito, malaki ang ating pag-asa na maganda ang magiging future ng ating pag-isdaan dahil sa programa ng ating Pangulo at ng ating pamahalaan na pagbabalik ng sigla sa ating mga ilog at karagatan. Nabanggit ni Secretary Piñol, nung bata pa sila, pagka daw nagtanim siya sa palayan, yung daw dinadaanan ng araro, pag binalikan mo at hinawakan mo, siguradong may makukuha kang dalago hito. Pero ngayon daw, pag binalikan mo at hinawakan mo yun, ay tain na lang ng kalabaw ang napukulo. Kaya gusto siguro niya na ibalik yung sigla ng mga tubig, ng mga kahit ano, kahit anong body of water, lawa man yan, ilog man yan, dagat man yan. Kaya kahapon, 5 milyong seedlings ng bangus, ma'am, at tilapia ang pinakawalan sa Laguna, Dibay. Yun ay pasimula lamang. Ibig sabihin, baka isang araw, baka dito naman sa ating bayan, magbibigay ng BPAR ng mga fish fingerlings. So palakpakan natin ng BPAR kasi dadamihan nila ang bigay sa Lopez. Napawisan sa salaring si Sir Jack, no? Pinawisan ni Sir Jack. Sabi, pinasubo ko ni Mayor, ah. Pero sir, dahil kami po ang pinakamarami ng populasyon sa Distrito 4, marahil mas marami nga ibibigay mo sa amin ng fingerlings. Ano ba?
kasi kami ang may pinakamaraming tao sa lahat ng mga bayan sa ika-apat na distrito, pang-apat sa buong lalawigan ng Quezon. Ganyang kalaki ang bayan ng Lopez. Ganyang kadami ang aming pangailangan din, sir. Anyway, kahit dito mo naman binitawan yun, lahat naman na sa Lamang Bay Area ay makakapakinabang doon. At nagpapasalamat po ang pamahalaang lokal na kami po ay naging bahagi din ng inyong programa na pagbibigay sa DA, at least no, sa DA. Bibigyan tayo ng community fish landing sa Barangay Pansol. So, palakpakan din po natin. Thank you very much. Nasa proseso na ng pag-aayos ng mga papel. Actually, medyo nahuli na kami. Kaya magmamadali na tayo ngayon. May mga problema lang po dun sa mga papel. Ano po? Pero maaayos na namin ito ni Mao. Community fish landing worth 3 million. Na i-download na po yung pera, i-implement na lang po. Ibig sabihin, ipagagawa na lang. Ang mahalaga, pag napagawa yun, sunod-sunod na na mga epekto sa mga kabarangay natin. No? Maganda, maayos, magiging maayos ang kalsada. Pag may community fish landing tayo, syempre, papaayos natin ang kalsada. Kaya sa mga taga-barangay Pansol, huwag na mag-alala dun sa kalsada papuntang beach. Ayan, ay sigurado mapapaayos na natin at napipilitan tayong ayusin yan kapag may fish landing na tayo. Syempre, may mga karagdagang trabaho sa ating mga kabarangay. At yung mga isda, ay meron na tayong iisang kuhaan ng mga isda na makukuha ninyo. Alam na ninyo kung saan siya dadalhin, dun sa Barangay Pansol. At nakakatawa din dahil nabanggit kanina ni Pangulo na itong Sugod ba area, ang isa sa napili na lalagyan ng hatchery. Tama ko ba, sir? Kung hindi ako nagkakamali. Isa sa mga pinagpilian na lalagyan ng hatchery, Kapitan, yung batas na ipinasa ng ating mahal na Kongresuman na marahil maaaprubahan na, at sabi naman po ni Senator Villar ay 99% ay sure po na maipapasa po niya yun, matulungan tayo. So, karagdagan. At nabanggit kahapon ni Senator Villar kung gaano kahalaga ang sektor ng pangisdaan, kung gaano kahalaga kalaking papel ang ginagampanan ninyo sa lipunan. Meron daw po hula, no? Hula or pag-aaral. Hula base sa isang pag-aaral na 50 taon. Pagkatapos ng taong ito, ilan? 50 years after, ang ating po mga karagatan ay wala nang matitirang isda. Naniniwala po kaya kayo doon? Kasi dumadami ang tao ay kumukunti naman ang isda at dumadami nga ang kumakain, di ba? Unless may gagawin tayo, no? Unless may gagawin tayong hakbang para hindi maubos ang mga isda sa karagatan, may pag-aaral na nagsasabi na after 50 years, halos wala na isda ang ating makangatan. Kaya ini-encourage po nila ang pagtatayo ng mga hatchery. Kasi baka darating ang araw na doon na lang tayo mag-rely sa mga hatcheries, no? At sa mga fish ponds. Ano to? Ay, very good. Parang ano yun na, champagne. Darating ang araw na baka doon na lang tayo magre-rely mga kasama. Pero sana, dito sa ating bayan, hindi darating ang araw na yun. Dahil ngayon pa lang, pinangangalagaan na natin ang ating mga karagatan. So maraming nagre-reklamo sa akin, yung mga bakla daw po. Aminin ko, marami, sobra na ang ating mga bakla. Kaya makaisang araw, kami po'y mag-check na kung sino lang ang may permit. At sa tulong ng Sangguniang Bayan, kung maipasa po nila ang fisheries code, sila po ang magsiset kung ilang baklad lang ang allowed. Ayon din yun sa pag-aaral ng BFAR. Ayon sa recommendation ng BFAR. Magre-recommenda ang BFAR na, Mayor, ito lang ang dapat na baklad bilang ng baklad sa inyong bayan. At iyan po ay ating ibibigay sa SB para kanilang gagawan ng batas. Ikaw po lang ng batas. So, ganyan po ha. Wala pong magagalit dahil yan naman po ay para sa kapakanan ng lahat. Eh, tinan naman po ninyo. Tinignan po nga naman po yung mga karagatan natin dun banda, lalo na dun banda sa papuntang Roma. Halos wala nang madaanan ng ating mga bangka dahil puro na baklad, no? Pero hindi yan ang dahilan kung bakit nasisira ang ating mga coral, sabi ni Mao. May ibang dahilan, no? Oh, yun. So, yun ang mga aabangan ninyo ha. Yung may mga bakla dyan, nalulungkot na siguro. Pero pag may tamang papel naman po, proseso, tingnan natin. Maggawa tayo ng pag-aaralan ng ating SB kung paano mapagbigyan lahat. Halimbawa, ilang taon ang ibibigay sa unang batch na ito?
Yun. Pag-aaralan ng maayos para yung iba na gusto naman, bawa kami naman, mayor. O yun, pagbibigyan naman natin yung iba na hindi naman pwedeng habang buhay, isang tao lang na makikinabang dyan. Parang ganyan mga kagawad. Aaralin po namin. Aaralin po natin. So, yun po. At nagpapasalamat po kami sa natanggap natin kahapon. Tumanggap tayo ng mga fishnets. Fishnets. Tumanggap tayo ng mga solar lamps. Ang cute lang mga solar lamps, ano? At tumanggap tayo ng worth 330,000 na pondo para i-rehabilitate yung ating mangrove. No? Dagdagan, alam ninyo minsan ako pumunta sa Puting Buhangin. Sumakay ako ng bangka doon sa barangay Kalantipayan. At nakita ko at na-realize ko na totoo ang sinabi sa akin ni Bukalsani na walang shoreline ang bayan ng Lopez. At sabi din ni Mao, nakita ko sa dalawa kong mata na pag tinignan mo, puro mabawal mo talaga ang meron tayo. Yun ang yaman natin. Wala tayong beach resorts, wala tayong beaches, no? Wala tayong malawak na dalampasigan, pero meron tayong malawak na bakawan. Kaya yun ang pagyayamanin natin. Sabi ko nga, eh, wala nga pala talaga. Kahit yung Puting Buhangin ay bakawan din. Bakawan ka rin ang nakikita ko. Kaya naniwala ako dahil ako na mismo ang nakakita. So yun, makaasa kayo na yung mga programa natin. Balak namin at pinropose ni Bukalsari sa akin na lagyan gamitin ang mga bakawan bilang yamang pangturismo. Sa ibang bayan, lalagyan nila yan ng parang tulay kung saan namamasyal, nagbabike, nagdidin yung mga turista na pwede mga kababayan din natin. So isa sa mga programa namin ay lagyan ng walkway yung ating mga bakawan. Marahil mula sa Balay, kung saan man magsimula ang bakawan natin, lalagyan natin ng walkway para po ba sir yung sa Palawan. No, parang may ganun sila. Ecotourism. So kung yan ang yaman natin, yan ang pagyamanin natin. Kung anong meron tayo, pagyamanan natin. Huwag na natin pangarapin na meron tayong mga beach resorts na malalaki kasi wala nga tayong beach area. Kaya doon tayo babawi. No, yung bang kapitan kakain sa ilalim. Naalala ko, pumunta ako ng Cebu dahil sa seminar po ng La Laguna March. Pinapresent ako doon na meron tayong marshland. Ang mga sumali doon ay mga taga ibang bansa at kami nag-field trip doon sa isang isla sa Cebu. Kumain kami kapitan sa ilalim ng bakawan. Doon kami hinandaan ng pagkain, mga ganyan. Ang lalaki ng mga bakawan, tapos may mga tables doon, may mga kababaihang sumasayaw habang kumakain kami, yung mga tipong ganun. So marami po tayong pwedeng magawa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Bakawan Capital ang bayan ng Lopez dito sa ating distrito, marahil sa ating lalawigan. Kasi lahat ng ating shorelines ay puro bakawan. At ano pa bang programa natin, Mao? Sa mga isda. Hindi namin maisip. Pero kung meron lang kayong gusto din i-suggest sa mga programs, lalo na si Pangulo, marami siyang ideas eh. Si Pangulo, tapusin na ninyo ang iyong tula. May tula daw siya para sa ating pangisdaan, sa akin. Pag natapos yun ay babasahin, ilalagay natin sa website ng ating lokal na pamahalaan. Well, anyway, kung ano pa man po, kung meron kayong suggestions, open po kami dyan. Baka meron kayong naisip parating sa amin. Ang sa akin lang po, kung meron kayong mabalitaan from your level, halimbawa sa barangay pa lang, may ginawa na masama sa ating karagatan, ay doon pa lang resolbahan na ninyo, ha? Huwag na ninyong hintayin na ang bantay-dagat pa ang pumunta doon. Kasi hindi naman all the time, nandun ang bantay-dagat. Kung meron kayong alam, iparating na po ninyo kaagad sa amin. Okay? Hindi yung itatago ninyo na alam na nga ninyo, tinatago pa ninyo. Walang mangyayari sa atin. Mauubos ang ating isda, masasira ang ating karagatan. So kung may mga masamang ginagawa, sasabihin, i-inform ninyo kami para ma-action na namin kaagad. Okay? Yung mga balilit natin, kumusta? Marami pa? Ha? Wala nang balilit? Ay, ano na ipapalit sa balilit? Sa lari? Napapalitan ba yun? Nung bata ako, may kinukuha kaming dumidikit sa puno. Parang hindi ko nakikita yan dito sa Lopez. Ha? Yung dinumidikit na sinusungkit ng perdible? Ayan.
Yung pinanguhan ng mga bata sa amin noon. Yun, ito nakita dito. Anyway, salamat po muli sa inyong pakikiisa taon-taon sa programang ito. Makakaasa kayo na every year maglalaan po kami ng pondo para lalo pa nating ma-improve ang ating pagdiriwang ng araw ng mga may isda. At bagamat gusto kong sumali sa Fluvial Parade, no? Sayang hindi ako makasali, baka next year. Ito yung first time na nakadalugo ako dito sa inyong araw ng mga, sa ating araw ng mga isda. Sana makadalugo ako sa Fluvial Parade, Mau, next time. Ako lang po ay maghihingi ng paumanhin na hindi makakasama sa inyo mamaya. Kailangan ko lang bumalik at ako po ang guest speaker ng LSPU. Graduation po nila ngayon. Eh wala pa akong salita. Di pa ako nakapagpalinis ng buko. Di pa nga ako nakaligo uli. No? kailangan ko ng mauna na po muna sa inyo. Humihingi po ako ng pangunawa. So sa inyo po lahat muli, maraming salamat. Ang sektor po ng pangisdaan sa ating bayan ay katuwang ng ating mga mamamayan sa pagbibigay ng mga pagkain sa ating mesa sa araw-araw. Kaya sana po sikapin ninyo na mabangalaan ang ating karagatan. Kayo po ang aming inaasahan sa mga bagay na yan. Sana po kayo ang magiging katuwang ng ating pagkain. At malaki po ang aking pag-asa na hindi darating sa atin ang araw na sinasabi na wala nang magiging makukuhang isda sa ating mga karagatan. Dahil alam ko po na kayo ay laging nandyan, kayo ang aming katuwang, at kayo ang mangunguna para sa pangalaga ng ating sektor ng pangisda. Sa inyo po lahat, maraming salamat. Mabuhay po ang mga mangingisda ng bayan ng Lord.